So yun guys, magluto tayo ng gulay. Ito yung gulay na gamitin natin, itong garbanzos. Binili natin kahapon. Ito yung pako-pako. Saka itong kamote tops na violet. Ano lang guys yung pagluto natin, ano lang yung igisala natin guys. Simpleng gisa lang. Yung pambahay lang na ulam. Ito nating ingredients, kamatis, bawang, at saka gumbay. Siyempre, hindi mawala yung ito yung mantika na gamitin natin. Guys, tara, magluto na tayo. Samahan niya ako. Tingnan niyo kung paano magluto yung simpleng ulam lang guys. Yung bahay ng ulam lang, yung ginisang gulay. Ayan, painit mo natin yung kawali. Ingredient na ilagay natin yung mantika. Yan guys, mainit na yung kawali. Ilagay na natin yung mantika. Yan, yung mantika na guys. Ilagay na natin una yung bawang. Pag medium brown na yung bawang, ilagay natin yung sibuyas gumbay. Mas kabila yung bawang. Dito mas kabila yung gumbay. Yan. Para sabay. Gulay lang natin guys, walang halo. Puro gulay. Kain tayo ng gulay guys para pampahaba ng buhay. Halos parati karni. Kailangan din natin ng gulay. Ayan, at sabay na rin natin yung gumbay at saka yung bawang. Ang bango. Ilagay natin yung kamatis guys. Ayan. Hintayin natin na madurog na yung kamatis saka natin ilagay yung gulay guys. Siyempre, mag-practice tayo magluto kahit simpleng luto lang sa ating pamilya. Kasi pag magbili tayo ng luto sa labas guys, mahal. So, bili natin ang gulay tayo na magluto. Ngayon, ang ganda pa sa ating katawan yung gulay. So ako hindi ako maglagay ng mga nut cubes, mga magic sarap, mga finisa mix. Sa inyo na yun guys kung gusto nyo maglagay. Sa ako pambira ako gumagamit ng kahit nga yung bitchin guys sa itong asin, agate asin. So, iba, may hindi maglagay yun ng kaya tawag nilang bitsin o yung MSG. Na? Ako, hindi pa ko nung gagamit yun, guys. So, depende kasi sa panlasa natin, no? Mayroon ibang gustong-gusto nang gamitin. At panghira na kung magamit yun, guys. Kasi, ano yun, preservative yun, eh. So, kailangan tayo ng natural, guys. Na mga panghalo sa ating niluluto. Kaya natin itong garbanzos. Ayan. Ayan, halo-halo lang. Sa
gulay guys, huwag yung masyadong i-overcook kasi wala nang lasa pag na-overcook yun guys. Saka depende sa inyo kung anong gusto yung lasa sa gulay. Mayroon kasi ibang tao na mga maalat ng timpla. Ako guys, hindi ka sa maalat. Tantaman lang. Kung kulang, doon na lang timpla sa pagkumain na, no? Mas maganda yung taba kaysa matimplahan mo. Kasi yung maalat kasi, nahirap na ayusin yung gaya. Nahirap na matimplahan yun. Kailangan ulit talaga ng tubig yun. So, mahirap. Ibang lasa niya. So, pwede natin ilagay yung kasunod ng gulay. Pako. Pako. Lang, halo. Nakita yun na medyo half-cook na siya. Isunod natin yung isang gulay. Yung kamuti tapos talbos ng kamuti. Ito yung talbos ng kamuti guys. Guys, pwede na ito siguro, oh. Ayan. So, pwede na ito, guys. So, yan na, guys, yung luto natin. Yan ang gulay, oh. Pusok po guys, sarap. Sarap yung gulay parati guys. Inilay yung araw-araw karni, dapat gulay din guys. Kahit araw-araw basta gulay. Okay na yan guys. Tikman natin guys, tikman natin. Guys, so ito yung gulay, oh. Tignan natin, guys. Sarap talaga, eh. Lalo na yung pagkaluto ay katamtaman lang yung half cook. Pag kinakagat mo, crunchy na crunchy pa siya. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung buwan ng gulay talaga. Kahit simpleng luto lang, guys, kahit isa-gisa lang sa gulay, okay na yan guys. Masarap. Kahit araw-araw pa, wala problema. So, kung nagustuhan niyo yung pagluto natin ng simpleng ginisang gulay guys, paki-like, share, subscribe, and hit the bell of notification para may update tayo kung parang tayo panibagong video. Ingatan ng buhay para sa ating hanap buhay. Bye-bye!